Sa aking pananaw, ang K-12 program ito ay isang bagong kurikulum. Mahalin tulad natin sa kurikulum na ginagamit sa Amerika. Kasi base sa old curriculum nating isinusunod, ito yung may 10 taon lang yung mga estudyante na mag-aaral bago sila mag-aral ng sa kolehiyo. Ito ay isang basic education na nilagyan ng 2 taon para magiging K-12 education or program ng DepEd. Dinagdagan ng 2 taon kasi masasabi natin K-12 magsisimula yung mga estudyante na mag-junior high school na hanggang 10 years. Kaya pagkatapos ng junior high school, kailangan may 2 taon na idadagdag. Ito yung senior high school education, which is kailangan may 2 taon junior at saka senior high school. Masasabi kong hindi 100% na preparado ang ating gobyerno sa pag-implementa ng ganitong uri. Kasi nasanay na tayo sa tradisyon na pagtuturo. Marahil siguro dumaraan din sila sa mga pananaliksik kung paano nila ito i-implement. Sa ngayon, nasa bahagi na tayo, prepara pa lamang. Kumbaga, nasa estado pa sila ng kung observa sa kasalukuyang nangyayari ng K-12 ngayon sa Pilipinas. Hindi naman siguro pinapatupad itong K-12 kung walang rason. Nakikita na nila kung yung maaaring mangyayari pagkatapos. Kung i-implement itong bagong kurikulum, siguro yung gobyerno ng Pilipinas, naghahanda din sila yung mga alternatibong paraan para yung mga kolehiyo, katulad ng mga kolehiyo na mawawalan ng freshmen in the college, they will offer also K-12 sa kolehiyo. That is why yung kolehiyo, hindi sila masyadong, siguro malimita lang yung epektong maibibigay ng K-12 new curriculum sa kolehiyo. Junior high school ang pag-uusapan natin. Kapag ikaw isang guro at hindi ka nakapag, kumbaga wala kang lehitimong lisensya sa pagtuturo, hindi ka pwedeng magturo sa junior high school. Pero kung sa senior high school, because sa Departamento ng Edukasyon, meron tayong tinatawag na guro na binigyan ng pribilehiyo ng pagkapagturo sa senior high school, pero kinakailangan nilang pumasa licensure examination for teachers at binibigyan sila ng 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon at hindi sila makapag-take ng exam, hindi sila nakapasa, kinakailangan nilang hindi na ipagpatuloy yung kanilang pagtuturo sa senior high school. Para sa akin, nakikita ko ang K-12. Ito yung isa sa mga dahilan. Kung pagbabasihan natin yung dating curriculum na ginagamit natin, mas mainam at mas mabuti kung kakaroon din tayo ng isang panibagong curriculum. Kalimitan dahil siguro sa tingin ng Departamento ng Edukasyon na ito yung makapagbago ng estado ng buhay ng isang tao. Kasi kapag ikaw ay nag-graduate senior high school, maraming oportunidad na makukuha mo kumpara noon kapag ikaw ay magtatapos ng high school. Kung pagbabasihan natin yung epekto, ito talaga ay may malaking epekto sa mga universidad o sa mga kolehiyo. Dahil unang-una, wala ng first-year high school na mag-i-enroll sa kanilang institusyon. Pangalawa, ang dahilan rito is magkakaroon na naman ng panibagong uri ng patakaran kung paano nila yayakapin yung bagong uri curriculum, because kailangan ng mahabang panahon ng eksperimento para
para makuha mo at malaman mo yung tunay na ideya ng bagong curriculum na K-12. Nagsimula ito nung panahon ni President Benigno Aquino. Nung sinabi ko nung una, itong curriculum ay nabase nila sa curriculum sa Estado o sa USA. Kinuha nila ito, inadapt para magbigay ng bagong uri ng curriculum at hopefully na masolusyonan yung numero unong problema sa ating bansa. Ito ay yung kawalan ng trabaho at oportunidad para umasenso ang mga tao. Palagay ko dahil ganda itong may ibibigay sa mga tao. Kasi pagkatapos mong grumader ng K-12, may malaking oportunidad na naghihintay sa iyo kasi may certificate or in situ na papatunay na ikaw ay dumaan sa masusi at mas maayos na pag-aaral sa mga bawa. Kapag ikaw ay isang senior high school graduate o nagtapos ka ng senior high school, bibigyan ka ng certificate, magsisilbing patunay na ikaw ay may pribilehiyo na makapagtrabaho ng ganitong uri ng trabaho. Base sa in situ or sa certificate na nasa iyo.